ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Solid Waste Management, Environmental Services, Municipal Tourism Office at sa pakikipagtulungan ng Ecological or Environmental Advocacy Groups, NGOs o NGAs, media organization ay dapat magsagawa ng malawakang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa ordinansa at nararapat ding magsagawa ng kampanya sa wastong pamamahala ng basura, paghihiwalay at pagtatapon. Kautusan bilang 83-2020. Kautusang pambayan na nagsasaad ng wastong pagtatapon ng basura, pag-iwas sa pagkakalat at ang mga karampatang parusa sa pagsuway rito. Hindi pinahihintulutan ang mga gawaing katulad ng mga sumusunod. Pagkakalat ng mga plastik, papel at basurang materyales, basurahan sa mga pampublikong lugar at pagtatapon ng mga basura sa mga daluyang tubig. Pag-ihi, pagdura, pagdumi at mga dumi ng mga alagang hayop sa mga pampublikong lugar, daluyan ng tubig at mga lugar na maaring paglibangan. Magsulat, magmarka, pagsira, pag-spray sa mga dingding o vandalism sa bakuran at iba pang pampubliko o pribadong pag-aari ay maaring ireklamo ng may-ari. Paglalagay o pagtatapon ng mga basurang materyales tulad ng bote at lata sa mga daanan o kalsada na maaring makagambala o hadlang sa daloy ng trapiko at daanan ng mga tao. Ang pag-post ng mga billboards, signboards, streamers, posters at iba pang komersyal ay napapaloob sa no-build area. Pag-post sa mga gusali na pag-aari ng gobyerno tulad na lamang ng billboards, signboards, streamers at posters para sa mga business commercial advertisement maliban sa mga itinalagang lugar upang mapanatili ang kalinisan ay kailangang may pahintulot mula sa local government unit o LGU. Responsibilidad ng mga NGOs o NGAs, residente, negosyante at mga tao. NGOs o NGAs, restaurant, resort, mga nagtatag na mga negosyo at mga may tirahan ay obligadong magwalis, maglinis araw-araw at mapanatiling kalinisan sa kapaligiran. NGOs o NGAs, restaurant, resort, mga nagtatag na mga negosyo at mga may tirahan ay dapat panatilihing ang wastong paghihiwalay, pag-iimbak at pagtatapon ng mga basurang materyales. Ang bawat isa o tao ay dapat ding magpanatili ng wastong paghihiwalay at pagtatapon ng mga basura. Mga nagmamay-ari ng sakahan, mga taniman, pag-aalaga ng mga hayop, manukan at babuyan ay dapat may tamang basurahan, imbakan at lagayan ng mga solidong materyales, lalo na ang mga basurang maaring makasakit. Palay, mga gulay, nyog at iba pang pananim ng mga magsasaka ay maaring gawing abono o pataba ang mga nabubulok na basura. Pinagbabawal ang pagsusunog ng mga basura sa kabukiran. Mga boteng walang laman o pinaglagyan ng mga pagkain na may kemikal at pesticides na ginamit sa pagsasaka ay dapat nang itapon at hindi na makapekto pa sa mga pinagkukunang yamang tubig. Pag-aalaga ng mga hayop, manukan at babuyan ay dapat mayroong sapat na tangke para sa mga dumi ng hayop at hindi na makaapekto pa sa pinagkukunang yamang tubig at sa mga karatig na bahayan. Dapat sundin ang patakaran ng Office of the Municipal Agriculture sa pagpapanatili ng kalinisan ng mga manukan, babuyan at iba pang alagang hayop. Karatula, NGOs o NGAs, restaurant, resort, nagtatag ng mga negosyo maliban sa mga may tirahan ay dapat maglagay ng bawal magkalat sa loob at labas ng gusali at sa iba pang lugar na kanilang pag-aari. Mga kaparusahan, ang sinumang mahuhuling lumabag sa mga kautosang pambayang ito ay papatawan ng parusa o multa tulad ng mga sumusunod. Unang paglabag, 1,000 piso o 1,000 pesos. Ikalawang paglabag, 1,500 piso o 1,500 pesos at ang ikatlong paglabag naman ay 2,000 piso o 2,000 pesos o maaring pagkakakulong ng hindi bababa sa isang buwan o higit pa sa 6 na buwan o pareho sa pagpapasya ng korte.
Ang mga nilalaman ng kautosang pambayang ito ay pinatutupad ng mga ahensya tulad ng mga sumusunod. Municipal Environmental and Natural Resources Office Environmental Aids, Philippine National Police, ang mga barangay officials at mga barangay tanod. Ang palaging pag-iinspeksyon ng NGOs o NGAs, hotel, restaurant, resorts, namamahala sa negosyo at may tirahan ay dapat isagawa ang nilalaman ng kautusan at mahigpit na masunod ito. Sa klaw ng kautosang pangbayang ito, ang buong nasasakupan ng bayan ng Tagkawayan, Quezon, hindi lamang ang mga barangay na nasasakupan ng Metro Zone. Itapon nyo ang kakalat na basura nyo. Itapon nyo, di ko gusto ang kalat nyo. Itapon nyo, itapon nyo, itapon nyo. Thank you.